Hindi nawawalan yung rep namin ng ice cream sa cake. Kaya, no wonder nung nadanano ako na ang taas ng sugar ko, akala ko lang, bakit parang lumilindol or parang yung nahihilo ka ba? Ano pong sugar nyo ngayon? Ngayon po, hindi ko na nararamdaman, hindi ko na matagal na ako, hindi na nakakapag-test, siguro mga one month may hit na. Hindi na po, wala na yung mga signs na mataas ang sugar ko. Saka dati, medyo, kahit ang ano ko, medyo blurred ng ano, paningin. Kasi dati, nag-368 ako. Yung sugar ko, kaya kuminsan, napapahawak ako sa ano, sa kasama ko. Kasi, akala mo ba lumilindol? Tapos hindi naman pala. Tapos, nakatulong naman sa akin yung sa isa dyan sa ano natin, sir. Pero, yung ito nga, nung pagpunta ko dito, sabi ko, sige, nag-3 star ka agad ako kasi gusto ko marami. Kasi sabi ni sir, bibigyan ako. Kaya lang, siyempre, hindi naman bibigyan ng marami. Hindi, para may dala ako kasi dalawang nangangailangan, mother ko sa brother ko. Nag-3 star na kaagad ako. Nung gabi na yun, sir, wala akong iniisip nung araw na yon, abutan ko ng buhay yung mama ko. Kasi pabagsak ng pabagsak yung BP niya. Yung kapatid kong namatay sa Medical City pa, nung bumagsak yung sinundan ko po yun, nung bumagsak yung BP noon ng 60 over 50, wala na, hindi na kinaya. Yung mother ko that time, nung tumawag sa akin, 80 over 70 na. Konti na lang. Sabi ko baka ano, tuwing BP, tuwing ano, unti-unti, nung bumabagsak. Kaya pagkagaling ko dito, dahil sa bahay ng konti, diretso na ako ng Bicol. Nag-bus na lang ako. Pagdating doon, 5 o'clock, linagay ko lang yung gamit ko sa bahay. 5 o'clock ng umaga? Umaga. Dumiretso na ako ng hospital. Linagyan ko kaagad yung mother ko ng isang sachet lang po ng kiseki. Yung kagayang kinig namin. Ito. Sample niyo nila. Sablingwal. Sa ilalim ng dila. Hindi naman siya matamis, ano? Hindi po. Medyo may masarap lang. Hindi lang hinahanap po yung medyo refined. Hindi siya fine na fine. Parang rest lang siya. Pero titignan ko mamaya. Ang nangyari po, yung BP ng mother ko nung time na yon, 80 over 70. Tapos, kasi closely minomonitor talaga yung BP niya. Pagpasok ulit ng nurse, pag BP, tumaas na. Nag 90 over 70, tapos 170, 110, 70, 120, 70. Isa pa lang po yun, isa lang. 120, 70, nag 120, 80 na, 127, 80, hanggang maghapon, normal na po yung BP niya. Sa isa lang na isang pasasin, sa isa lang madaling araw, nung dumating ka ng Pagdating ko, siguro mga 7 na ako nagkaroon sa hospital. Alam niyo po ba na, dapat pala, ang sabi pala sa akin noon, minimum 3 sa ganung sitwasyon. Wala nga sa isip ko, kasi Tourette nga ako, isa lang. Ang nasa isip ko lang, makauwi. At mabutan ng buhay yung mother ko. Pero hanggang ngayon? Alam niyo po ba hanggang ngayon, buhay na buhay? Alam niyo po ba, pagdating nung gabi, sabi ko sa kanya, maano, kumusta ka na? Sabi niya, masakit pa rin yung ulo niya daw, yung likod niya, saka yung balikat niya, nangangalay pa rin yung batok niya, medyo hindi pa rin okay. Sabi ko, okay lang yan ma, at least normal na BP mo. Kasi pangatlong araw niya na yun sa hospital. Tapos, nung kinabukasan, sabi ko, masabi ko lang, sa bahay ako matutulog para makarelax naman ako kasi halos wala talaga akong tulog. Tapos nung ano na sir, kinabukasan, balik ulit ako doon. Pangalawa, nilagyan ko siya sa ilalim ng dila. Pagdating ng mga 10 siguro yun or 11, nagugutom daw siya. Kung may pagkain daw ba, sabi mayroon. Itaas ko daw yung bed para makakain siya. Habang iniikot ko yung bed niya sir, napaganon siya. Likod. Napaganon siya. Tapos sabi niya, parang wala nang sakit yung ulo ko. Saka yung balikat niya daw, yung ano niya, yung likod niya. Sabi, parang okay na ako, sabi niya. Sabi, sigurado ka ma? Tapos sabi niya, baka yung linalagay mo na sa ilalim ng dila ko. Pangalawa na po yun, nung umaga na yun. Kinabukasan ulit. Tapos sabi ko, sigurado ka ma? Sabi niya, oo, okay na talaga ako. Parang gaganong-ganon na siya. Parang wala na. Sakit niya, bumabang BP niya. Bumababa yung BP niya, tapos hindi po. Bumababa yung BP niya, tumitigil ang tibok ng puso niya. Kasi yung pala, di ba yung pagbit ng puso natin, dab. Tapos titigil, 3 to 5 seconds. Di, ang nangyayari, tumitirik yung mata niya, nawawalan siya ng malay. Kasi parang heart attack na yun, di ba? Heart attack nga po yun. Walang supply ng dugo at oxygen. Hindi, si Mrs. Ang nangyari po, simula nung umaga na yun, nung unang nilagyan ko siya, wala siyang ganun na experience. Tuloy-tuloy yun. Tapos, pero ang dami ng mga laboratory ginawa before pa ako dumating. Nung unang araw, dalawang pangalawang araw pa lang, ang dami na. Kasi ang akala namin una, sa brain.
Bakit na nahihimatay? Tapos walang ano. Ay, nung kinabukasan na nun, pangalawang araw, nung magbisita yung doktor, sabi niya, Dok, okay na ako, baka pwede na akong lumabas. Tapos sabi niya, sigurado ka, mother? Tapos, ay, baka gusto mo lang mag-ano, ano? Sabi niya, hindi ganun kadali, kahit di basta-basta, baka mamaya pagdating mo sa bahay, bigla ka na naman, patakbo na naman dito. Dok, okay na talaga, pati yung likod ko, Dok, yung ulo ko, okay na, gaganon-ganon pa siya sa doktor. Eh, sige, mother, total, ito yung mga result mo, ito pala, ang problema mo pala. Kasi pati kidney niya, lahat, kasi dati nag-kidney failure na rin po yun eh. Nag-dialysis yung dati, nag-recover din lang yung isang kidney niya. Tapos, oh, ito, ito pala mother, ang naging dahilan. Yung puso mo, tumitigil yung heartbeat, 3 to 5 seconds, kaya nawawalan ka ng malay. Na. Kasi dalawang beses bumagsak before yun din nila sa hospital. Ito, ang nangingitim to niya. Kasi tumama sa center table namin. Natumba. Natumba, dalawang beses. Tapos, eh, sabi niya, ito, kailangan mo lang, kung okay ka na ngayon, pwede ka nang lumabas kung gusto mo, bukas, kailangan mo lang bumalik sa cardiologist mo kasi para kung kailangan ka lagyan ng pacemaker. Patudays pa lang pumunta kayo lang. Oo, patudays pa lang, panalamang sa shape pa lang. Sabi ko, Dok, magkano naman yung pacemaker? Mga 300,000 po. Ah, Dok! Ay, ganun po talaga kung kailangan ni mother. Depende yung sa cardiologist niya kung paano. Tapos, edi, di wala namang kamagawa kung anong gusto ng doktor, di ba, pag mayroong sakit. Di, ang nangyari, pagdating naman ng isang doktor niya, ganun din yung sinabi niya, o di sige, ganun din, para-para sila, o sige, kung okay na magka naman, pagkaramdam mo, okay ka na. Di, kung gusto mo, pwede ka na bukas na, discharge ka na yung bukas. Kinabukasan po ng umaga, na-discharge talaga siya. Pero 5 days, 168,000 po yung naging bill niya sa hospital. Hindi na po nga ng pacemaker. Pagbalik niya naman po sa cardiologist niya, hindi na siya in-advise na maglagay. Pero after dun, tuloy-tuloy na yung kiseki. Yes, tuloy-tuloy ko kasi lalagyan. Ang nangyari, naulit po yun. Iba naman ang naging case niya. Yung kapatid ko naman, paglabas ng ICU, 1 month may get sa ICU, pag-transfer sa room, doon pa lang namin nagamitan nun, sir. Ginagawa ko, nilalaki yung pinto, saka namin ginagamitan nun, tapos na pwede na siya makapag-sip kasi naka-NGT, hindi rin pwedeng, kinausap din namin yung doktor, hindi pwede na may sabay kami kahit ano. Ang ginawa namin, nung pwede na siya makapag-sip, kinakanaw namin yung kiseke sa konting tubig. Konti lang, basta makanaw lang siya. Tapos yun yung inuunti-unti namin pa ano sa kanya. Pag sinisinok siya, kasi nagkaroon na siya ng daming komplikasyon. Ang doktor niya, sir, 12. 12. Kasi nagka-problema na sa kidney, nagka-problema na sa parte ng katawan. Ang dami na, puso, ang dami ng ano. Kaya pag sinisinok siya, puso, delikado. Pag kinanawan lang namin niya ng isang kiseki, pag nakasip yan, minutes lang, tigil yung sinok. Ano, lukewarm water, maligam-gam, normal lang na sa, oh, sa water, ano mo, battle. Sa blingal, kasi baka, ano, ma-choke. Sabi niya, kahit yung sabi nung neurologist natin dito, medyo hindi pa siya pwede. Pero nalang ko, ipapasabay sa NGT. Eh, ayaw nga ng nurse na magpa-anong doktor na magpasabay. So, yun kaya, na, konting tubig. Konti lang talaga, tapos sip-sip-sip-sip lang siya ng konti. Maubos. Para hanggang maubos niya. Konti lang, mga ganyan lang sa baso na kinakanaw namin. Basta matunaw lang siya. Kasi hindi lang may lagay sa ilalim ng dila. Alam ba, sir, paglipat sa room from ICU, sabi ng mga doktor, sabi ko, Dok, mga ilang araw pa kaya kami dito? Sabi niya, kasi 1 month na may get sa ICU. Naku, ma'am, 2 to 3 months sa case niya. Dok, ang tagal naman. Wala na kayong pambayad sa hospital, Dok. Sabi niya, wala na akong pambayad, Dok. Sabi niya, grabe na yun, Dok. Sabi niya, ma'am, ganun po talaga. Wala tayong magagawa. Kasama na lahat, pati therapy daw doon. Sabi ko, Dok, ganun ba talaga? Opo. Tapos, pero alam niyo po, nung sinasabayan na namin ng dalawa, grabe, 2 weeks, pwede nang i-discharge. What do you mean sinasabayan ng dalawa? Parang... Dalawang... Sa ganito. Sabay-sabay. Yung isang device. Sabay na namin para mabilis ba? Siyempre, tayo pag ganyan. Tapos per ora, ang inom nito. Ay, ano? Hindi po, ano lang, binitipid pa nga namin. 3 times a day lang namin ito binibigyan. Ito, medyo matagal na po. I-discuss ko po. Ayan, tapos po, ako naman po, sabi naman nung hipag ko pala nung yung ka-opera lang, sabi niya, niya ako nga rin, baka makatulong din yan, laging sumasakit operasyon ko. Isang sachet lang, sir. Pagtayo niya, sabi niya, niya, maganda pala talaga yan.
halos wala nang sakit yung operasyon. Minuto lang, di ba? Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Mabilis ang effect eh. Mabilis kasi, kasi sublingual, sir. Kaya yun. Tapos ngayon, laking tulong sa kanya sa Taiwan. Kasi yun din, kailangan din pa, lagyan ng stint, yun sa puso. No, sa puso. Tapos, marami rin problema yun, yung ipag ko na yun. Siguro sa stress yung nandito, kaya, ano rin, sumasakit yung operasyon niya. Saka ano, lipat-lipat sir eh. Sabi ko nga eh, yung corridor lang pagitan, ICU, tapos dito sa unang-unahan, room na ng mother ko. Sabi ko, networker talaga ako, pati ba naman sa hospital, pairing, left and right. Like pairing. Parang yung joke na rin. Pero sobrang tindi ng stress ko. Tapos itong mother ko, naulit-ulit na ng hospital. Ano-ano na naman naging sakit? Stress ulcer. Nagsukatain ng dugo. Sabi ko, akala ko yung ulcer, yung sa kinain lang. Paano magkakaroon ng ulcer si mother na ang hilig noon, pagkain lang? Yung maya-maya ba? Yung hindi nagugutom naman, di ba? Akala mo, ulcer eh. Kumakain. Akala natin yung ulcer, yung nagpapabayad lang. Yung pala stress ulcer. Siyempre, mayroon siya problema. Tapos yung anak niyang bunso, dalawa na lang po kami magkapatid eh. Mahal na mahal niya talaga yun. Alam ko yun. Kasi ako, sa papa ko, siya, pag nag-aaway kami sa mama ko, kaya talaga paborito talaga siya. Kaya tinatry mo rin yung lahat para sa brother. Alam niyo po ba, ang ginawa ng mother ko, hindi pala siya umiinom na. Nung paglabas niya pala ng ospital, pag ilang araw, hindi na siya umiinom kasi sa kapatid ko na lang daw. Kasi nga, yung kapatid ko, nung naubusan, nagpadala ko ng sabos para mas mabilis kasi nung naubusan, malimit na naman daw sinisinok. Tapos tatlong araw na na hindi nakakaihi. Naku, baka may prostate problem na naman to or kidney problem na naman. Ano na naman problema niya? Hindi, yung kapatid ko pong na-stroke. Tapos kaya nagparas akong padala sa bus kasi nung tinanong ko, wala na daw pala. Sila naubusan. Tinitipid niya pala. Hindi siya nagtitake. Oh, tapos to mother ko, hindi na naman pala nagtitake kasi para sa kapatid ko na lang daw. Naku, nakadalawang sachet pa lang po. Na isang sachet pa lang, tigil ang sinok. Dalawa, tatlong sachet yung nakaihi. At tuloy-tuloy nang naging normal na naman lahat. Kaya sabi ko, grabe talaga itong miracle talaga itong kiseki na to. Kaya halos po, hindi sila nawawalan ngayon. Tapos, di punta na naman akong Bicol. Nung na-confine na naman yung mother ko, may dala-dala akong kiseki, ako pa nagtimpla. Makailan ka ba, umiinom ka ba nito? Hindi nga, kasi para kay Junior na lang. Kasi, ano, mas kailangan niya. Sabi ko nga, ma, inisip mo, mas kailangan niya. Pero ngayon, magkano na naman, ilang daang libo na naman gagastusin mo dito sa ospital. Sabi ko nga, talagang grabe. Ay, 1 week, sir, may get, hindi siya nakalabas. Kasi kulang na yung pambayad namin. 145 na naman yung bayarin namin. Aside sa mga gamot na binibili namin sa labas. 200 plus na naman siya may get. Pero yung pagkain niya, balik siya sa dati pagkain, mali. Yung sino po? Yung mother ko? Yes po, kung ano normal. Pwede niyang normal. Kainin na. Pero nung simula nung nalagyan ko na naman, yun, mabilis na naman na na-recover siya. Ang bilis, pati yung stress ulcer niya, mabilis na natulungan. Tapos sinabayan ko na ng ano, pinasabayan ko na rin ng I love you. Saka yung ano, yung... Kaya lang, ayaw nila mag-sensorya. Kasi yung mother ko, ayaw nila ng ano, ng dumi. Ano yan, mga dieting and ano. No? Kaya ito, sobrang bilib ko talaga ako. Tapos, pagbalik ko po dito, sir. Cancel. Ito na talaga yung inano ko. Ito na talaga yung pinagtunan ko. Ano ba ito? Pork kaya? Kasi, mas mabilis. Mabilis. Kasi Muslim ako. Ay, may pork. Ako, akong Muslim. Yun, sir.